So, sige mga brad, huwag na nating patagalin pa. Agad-agad, meron tayong bottle opener, meron tayong buckle, meron tayong cords, kulay red na 4 feet ang ating gagawing core, at meron din tayong 8 feet na khaki. So, sige, simulan natin ang ating core. Ito ay 4 strand. Ang gamit natin dito, or ating gagawin nating 4 strand ay yung 4 cows hitch fixed style. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo balikan sa ating nakalipas na mga videos. Ngayon, pag nandito na tayo sa pang-apat at sa huling cord, atin ipapasok yung ating battle opener. So, yung battle opener na ito ay gawa siya sa parang metal or slim na bakal. So, huwag natin kalimutan ang ating pangdulo, yung ating lock ay ating ipapasok dito sa may gitna. Ang dalawang strand, pareho sila. So, natatandaan natin, ito yung fixed style. So, magiging ganito yung itsura niya. Sa likod ay lalock na muna natin. Pwede nating putulin dito. Tapos melt lang natin. Ito na yung ating magsisilbing lock. So sige. Pag okay na lahat, umpisa na natin. Tara. So nga pala, yung 8 feet natin na khaki, kailangan natin ipasok dito sa likod. Iipitin natin siya. Ngayon, kung medyo masikip, pwede kayong gumamit ng pangsundot or pangpaluwag doon sa cord na iyon kung alin yung masikip. So, sa puntong ito, papasok na natin yung khaki na cord. Tansyahin lang natin yung magkabilang dulo ay mapagpantay muna natin. Yung hating-hati siya. So part na to, kailangan, hindi naman kailangan magkatabi talaga. Mas maganda lang yung napantay mo siya para medyo mas suabe yung gawa mo. So magiging ganito yung itsura niya sa likod. And then sa harap. So dapat ilalagay natin sa gitna yung ating battle opener. So parang ganito yung itsura. Ayan, pag okay na lahat, umpisa na natin ang ating cobra. So again, yung cobra natin kung paano gawin, nasa previous videos na lang natin. Maaari lamang po inyong balikan, hanapin lang sa ating videos section. So gagawa lang tayo dito ng mga sample ng kaunti. Tapos, doon tayo titigil sa may bandang gitna para ipakita natin yung kanyang tips at ang technique sa kung paano natin ipapasok yung ating cord mamaya doon sa battle opener. So sige, kita-kita tayo sa may bandang gitna. So sa puntong ito, andito na tayo sa bandang gitna. Meron lang tayong gagawin dito sa ilalim. Napapansin nyo, ito yung first tsaka fourth strand. So, padadaanin natin sa gitna yung ating huling running strand kanina. So, yung running strand natin, ito, khaki. So, again, first and fourth, tapos second and third strand ay nakaangat sa taas. So, bali sa gitna siya papasok. Cobra din siya style na to. Same process lang pero dalawang cord lang yung nalagyan natin. At tsaka, take note, isang cobra, ano lang to, dito sa ilalim. Ayan. Sa puntong ito, okay na to. Kailangan lang natin gawin yon para may patong natin yung ating battle opener. Nakaangat siya ng bahagya. Check lang natin. And then, tuloy na natin yung ating paggagawa ng cobra dito. So, napapansin nyo yung dalawang strand. Yung 2 and 3 ay nasa loob siya noong battle opener.
So simple lang. Ganun pa rin yung process natin dyan. Palulusutin lang natin siya doon sa bandang gitna. Patatagusin naman doon sa left side. So ganito lang siya. Medyo tricky lang lagi yung ating unang part kasi nga ganun naman talaga. Doon naman nag-uumpisa sa mahirap. Makakaraos din naman yan. Tiwala lang. So sige, cobra pa rin yung ano natin dito, yung weave natin. Ayan. Medyo sikipan lang natin ang bahagya kasi ito yung gagamitin nating part ng bracelet na may pwersang gagamitin. So kailangan may bit siya. Again, gamit na gamit to doon sa outdoor or may pupuntahang okasyon tapos gusto mong magpakitang gilas, magbukas ka ng mga bote na alak, yung mga tansan. So ito okay to gamitin. Tsaka hindi siya halatang may bottle opener ka, parang ano lang siya, accent or style. So mamaya meron akong isang variant nito, yung aking daily driver na bracelet. May battle opener din. Deadpool style naman siya. And then mga brad, yung part na to dito ay kailangan medyo siksik siya. Tsaka mahigpit. Sige, tuloy-tuloy lang natin. Nandito na tayo sa pangatlo. So para sa akin kasi, tatlo lang yung kasya. Depende sa inyo kung gusto nyo pang masiksik yung nasa gitna. Pero tatlo lang, okay na yun. So okay, tapos na tayo sa pangatlo. Kagaya ng ginawa natin nung kanina, bago natin malagyan yung battle opener ng ating cord, eh ganoon din sa ilalim din yung number 1 tsaka number 4 na strand. Lalagyan natin isa. And then, eto ganito, ganito maging itsura. Nasa ilalim. Tapos sa taas ulit. Same process doon sa kanina, yung nasa may bandang gitna. So sa puntong ito, mapapansin niyo na medyo committed yung bandang gitna. Okay lang yan, normal yan kasi inigpitan talaga natin yan. So sige, ngayon nandito na tayo sa dulo. Nagawa lang tayong isa pa dito, konting higpit lang. So good na to, lalak na lang natin. So syempre ang Travel Plus Paracord Pilipinas at ang Nuhas Art PH ay iba ang lock sa kanya, di ba? Napapansin nyo lagi, ganito ang lock natin. Tinatago natin, magkatabi sila sa likod. So, putulin lang natin, tapos ating imimelt na agad. And then, ready to go na to. So, sige mga brad, ayos. Ito na ang ating paracord bracelet with battle opener. So simple lang, napakadali lang. Meron ka na agad battle opener na sikreto. Kahit araw-araw mo siyang dalhin. Ngayon, ito yung sinasabi natin kakanina na isang variant. Ito yung Deadpool style natin. Wala lang siyang mata, hindi natin nalagyan. Kakulay niya rin yung bagong Spider-Man ngayon na suit. So, sige mga brad, ngayon papakita naman natin kung paano siya gamitin. Tara! Kukuha lang tayo dito ng sample. Yung mahilig sa 2-batch dyan, alam na alam to. Sige. Lapag lang natin. Ang gagamitin natin dito ay si Deadpool. Napakasimple lang. Hawakan nyo lang yung sa may bakal na part. Cool! Solid, brad!
So, sige mga brad, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari lamang pindutin yung ating subscribe button. Daghang salamat o amping mong tanan.